Ito ang prestigyosong Philippine High School for the Arts, o PHSA, ang pangunahing paaralan sa larangan ng sining sa bansa. Isinalarawan ang paaralang ito na isang bohemian freewheeling community ng mga dating estudyante. Pero ang bohemian community na ito ay hindi isang commune na binubuo ng mga taong nasa tamang gulang. Pawang mga menor de edad ang nag-aaral sa high school na ito. Mga 12 hanggang 16 anyos na ipinagkatiwala sa mga teacher, staff at administrador ng paaralan. In-expose ng Vice World News sa isang report ang mga kwento ng pang-aabuso ng ilang mga staff at guro, at ang sistema at kulturang nagpapanatili nito. Sabi ng isang dating estudyante tungkol sa gurong ng abuso sa kanya, isa siyang mahusay na guro, artista, direktor, aktivista, predator, harasser, abuser, sinungaling, at manipulator. Ito ba ang kapalit ng pagdadalubhasa sa sining, ang pag-graduate na baon ang peklat ng pang-aabuso? Napakataas ng standard at istrikto ng PHSA pagdating sa pag-aaral. Pero siya namang luwag sa relasyong teacher at estudyante. Madalas daw ay umi-standby at natutulog ang mga teacher sa dormitoryo ng mga estudyante nang halos walang patnubay at walang accountability ng school administrators. Wala ring mekanismong magpapadali sa pagre-report ng pang-aabuso. Sa PHSA, kung gusto mong magreklamo, hahanapan ka ng documentation and notarization bago imbestigahan ng eskwelahan ang alegasyon mo. Kung ika'y isang teenager na inabuso, nangangatog sa takot na kumalaban sa otoridad, naliliit sa kahihiyan, saan ka huhugot ng lakas upang magdokumento at magpanotaryo? Ang boarding school system, ang kawalan ng safeguards at oversight sa campus, at ang madugong proseso ng pagre-report. Ito ang sistemang pabor sa abuser. Sabi ng PHSA, unfair daw at sweeping generalization na tawaging haven for abuse ang paaralan tulad ng pagsasalarawan sa artikulo ng Vice. Ayon sa Child Rights Network Philippines, isang alyansang nagtatanggol ng karapatan ng mga bata, ito ay crimes of power. Dito, tilted o dehado ang mga biktima sa power relations sa pagitan ng biktima at otoridad. Binibigyan diin ng Department of Education na hindi nito palalampasin ang pang-aabuso sa anumang porma. Pero pag hindi nagbago ang reporting mechanisms sa paaralang ito, papaano maglalakas loob ang mga biktima? Magiging ligtas ba ang mga bata sa PHSA ngayong manunumbalik na ang face-to-face education sa Agosto? Sana'y bilisan ang investigasyon ng National Bureau of Investigation at bilisan din ng DepEd ang pagtatalaga ng mga safeguards sa paaralan na hindi naman makasasakal sa pang-akademikong paglago ng mga bata. Sa gitna ng masalimuot na politika, toxic na social media, pang-ekonomiyang paghihingalo, huwag natin kalimutan ang mga bata. Sa bandang huli, sila ang punot dulo ng pagsisikap natin bilang lipunan.